Okay, start po tayo ngayon ng review doon sa online games na L Chronicles. Matagal-tagal na rin po itong na-release. Almost na a month or... Bali, meron po siyang 4.1 over 5 star. Yun po yung rating niya. Then, 1 million download. Oh. Ito po ay L Chronicles. Ito po yung RPG team fight. Ano po ba yung team fight? Ito po yung meron kayong team na binubuo. Pwedeng 3, pwedeng 5. Yan. Then, siyempre, kailangan ng tank, support. Then, hitter, archer, or range type, DPS. Yan. Okay, pero bago po tayo mag-start, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo and hit the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video ko. Ito na po, start na po tayo. Ano po bang meron dito sa L Chronicles? Yan po, i-review po natin. Okay, tapos na po tayo ng adventure. Skip na po natin yan. Magsimula po tayo sa... Skip po muna natin ang tutorial. Yan. And then, magsimula na po tayo sa adventure. Yan, ito po yung character ko na 3. Bali, 3v3, 5v5. Ito po yung mga nagaganap po dito. Ayun po yung 3 kong character na pinapalakas pa. Kaya sila po yung nasa front ng aking wall. 3 characters or 5 characters, yan. Siyempre, meron po tayo ditong tank and healer. Then, hitter na po yung iba. Assassin. Okay, start na po tayo. Bali, meron po ditong auto. Then, meron po ditong auto pull. Hindi ka na po mag-skill. Meron po ditong auto move. Ito po yung auto move. Mag-auto lang po yung move ng isang character. Bali, 5 ho yan. Pwede nyo control yung isa. Then, yung 4 ay mag-auto battle na po. Yung pong auto move po, kagaya po nyan, ay pwede nyo pong controlin lang yung skill. Then, pwede nyo pong pagalawin yung character. Habang control nyo po yung casting ng skill. Kagaya po yung healer po ang inaano ko para po masuportahan lahat yung mga player ko. Yan. Para hindi po sayang yung heal. Yan po. Yan. Ayun, patay na siya. Kasi malakas na ko kasi itong stage na ito para doon sa mga character kong pinapalakas. Siyempre, kailangan din nila ng XP. Ito naman pong dalawa, isang archer at isang tank. Bali, malakas na po ang level niya. Malakas na po ang level niyan at yung combat power ng dalawa niyan. Kaya, kayang-kaya po nila yan. Kaya kung sinasamahan ng mahina, siyempre, kailangan din po natin palakasin yung mga mahinang gusto kong gamitin. Yan, natapos na po natin. Ito po yung tinatawag itong adventure. Then, meron pa po tayo ditong escort. Ayan po, escort. Ito pa ang nakukuha po dito ay gold. 5 character pa rin po ang pwede nyo i-deploy. Gold naman po. Ito naman po, medyo mababa ang required na CP. Combat power. Pwede pa yung mga mahihina ko pinapalakas yan. Yan po yung 5 kong character na pinapalakas pa. May isang tank, 2 healer, at 2 assassin. Okay, start na po tayo. Ito naman po ay escort. Kalimitan. Ayan po ay escortan nyo lang po yan na kailangan hindi siya mamatay o hindi rin po kayo mamatay. Kasi sayang din yung XP na kukuha. Ito po, ayan. Ito po yung gameplay dito ng escort. Yan. Ang makukuha po dito ay gold. Yan po yung kailangan ko ngayon dito sa larong ito, yung gold. Hindi po ako makapag-upgrade ng equipment dahil kulang-kulang ho yung gold ko. Ito naman po ang hero battle. Yan. Ang hero battle po ay kung sino yung pinapalakas yung hero, yun po yung gamitin nyo. Kasi ang nakukuha po dito ay hero fragment. Ginagamit po yun para mag-upgrade ang hero at mapa-evolve nyo. Yan. Hanggang 6 star po ang kalimitan. Magsisimula po kayo sa 1 star hanggang 6 star. Madali lang po ito, itong hero fragment. Kasi nasa mababang combat power pa lang naman po ako eh. Yan.
makapuno. Diba? Kung sino yung ginamit yung hero dyan, yun po yung makukuha nyo yung fragment. Yan. Yan tatlo yan. Then, meron po tayo ditong base defense. Yan. Ito ay tower defense. Kung sino po yung mga familiar sa Dota dati, ang ginagamit nila ay tower defense. Yan. Ito po yun. Bali, limang karakter pa rin po. Then, didepensa nyo yung base nyo. May mga mob na parating. Eh, sa ngayon naman po, eh, mahina pa naman po yung combat power nung pinapasukan ko kasi halos bago pa lang naman ako dito. Kaya hindi pa ganun kalakas ang difficult. Bali, madali-dali pa doon sa character ko. Siguro pag marami ng mob, mas mahirap na. Yan. Ito po yung didepensa nating tore. Yan, ito lang ho. Then, abang lang po tayo ng mob. Kailangan ho, hindi nila mabawasan yung inyong base. Tower defense ang tinatawag. Yan, ito po yun. Bali, meron po siyang 3 waves. 2 waves. Dalawang wave. Mas malakas ang difficult, mas malakas ang mob, at mas makunat. Malamang. Yan, okay. Yan, tapos na po tayo. Tapos na. And the last, ito po yung subjugation. Yan. Subjugation. Dinudugo ilong ko ah. XP potion naman po ang drop nito. Then, mataas na XP na ibibigay doon sa character nyo. Ito po ang gameplay ng larong El Chronicles. Ngayon ho, pinakita ko lang po ang review. Kung thumbs up po ba sa akin, ayos. Sa akin po, paayos po itong games na to. Napakaganda po. Okay, salamat po pala sa panonood ng video ko. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. And hit the bell button para ma-update po kayo sa mga bagong video ilalabas ko. Maraming salamat po.